Ano po ba yung tinatawag sa labor code na non-diminution of benefit rule? Sa ating pong workplace, may mga employers po tayo na nagbibigay ng benefit at iba pang mga privilege over and above of what is required by the labor code. Ibig sabihin, may mga kumpanya na maaaring magbigay ng mas mataas na overtime pay, maaaring magbigay ng 14th month pay, mas malaki ang holiday pay. Ito po ay tinatawag na benefit. At kapag palagi ang pinapractice, this will ripen po into a demandable benefit. Dahil po dyan, bawal pong bawiin o bawasan ng inyong employer ang nasabing benefit without violating the rule on non-diminution of benefit. Ibig pong sabihin, kailangan i-recognize at i-honor ng employer ang benefit na inyong nang natatanggap. Ang Supreme Court po ay nagbigay ng elements kung saan mapapatunayan na ang isang practice ay demandable right at bawal nang bawiin unless mababiolate ang rule on non-diminution of benefit. Ano po ang mga elements? Una, kailangan ang benefit ay binibigay na for a considerable length of time. Marami pong kaso ang dinesisyon ng Supreme Court na iba-iba ang definition ng considerable length of time. Meron pong isang kaso, mahigit 10 years na, pero meron ding kaso ang dinesisyonan na kahit 2 years pa lang, maaari na itong makonsider na considerable length of time. Pangalawa, ang practice of giving the benefit ay consistent at intentionally done. Ibig sabihin, lagi po itong binibigay ng management taon-taon, buwan-buwan, as the case may be. Ang third element po ay dapat hindi naging resulta ng erroneous interpretation of the law ang pagbibigay ng benepisyo o ng subject ng non-diminution of benefit. Ang magandang halimbawa po niyan, maaari pong nasama ng inyong employer ang inyong komisyon as part of your 13th month pay. Dahil po dyan, pwede pong bawiin ng inyong management ang benefit na i-include ang inyong komisyon sa 13th month pay dahil mali po ang kanilang basa o interpretation sa 13th month pay law. Tandaan po natin, kapag ang tatlong elementong ito ay applicable sa isang benepisyong inyong na-enjoy o natatanggap, bawal pong itigil o bawasan ng inyong employer ang nasabing benepisyo. Kung sakaling gawin po nila yan, maaari po kayong dumulog sa Department of Labor dahil ito po ay clear violation ng rule on non-diminution of benefit.